Anong fear of the Lord? Sino direng may kadlok sa Ginoo? Kaya be kamat? Sige be, lantawang ka be. Sino may kadlok sa Ginoo? May kamo kadlok sa Ginoo? Gusto nadlok. Kung makasala ka mo, may kamo kadlok sa Ginoo. Kamalong ka mo sa Ginoo. Dito ka mo sa impyerno. May kamo kadlok mo sa impyerno? Di ba? Kung sa basawa mo sa Bible, sa Mateo 25:31-46, duwa ang destinasyon sa tao. Ang isa, destinasyon niya pa langit, ang isa pa, impyerno. Wait, kumahadlokan siya na. Those who obey in God and do the good works, ang nagapati sa Diyos, nag-obey sa Diyos, nagatuo sa Diyos, kanagayin mo siyang mayo, may kaluwasan. Yan, isang pagpalang oras po, no, mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, ng katotohan natin pag-usapan. At ngayon, mga kapatid, masusubaybayan nyo na at matutunghayan nyo na ang ating pong programa. Ito po ay tungkol sa katotohanan na ating pong pag-uusapan. Sabi nga ng ating Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Juan 8:22. Nawa ay patuloy po tayo sa pagsaliksik, sa pag-share, sa pagbabahagi po ng ating maliit na ministry or na YouTube channel na ito. Papagpalang oras po at nawa pagpalaan po kayong lahat ng ating Panginoon. So ang ato ni Kadungan Sakramento, tandaan nyo ha, pwede nyo na malista, Sacrament of Confirmation o konsakramento sang confirma, pag-confirma sa inyo. Okay. Sino din sa inyo nakaagi na confirmation o nakonfirmahan? Bye pa. Ang mga nakonfirmahan, halin sa edad nga 12, pataas ina siya. So, kung wala pa ka mo kaagi confirmation, so tandaan nyo ini nga mga bagay. Antes ka mo magbaton sang sakramento sang confirmation. So, kung lang tao naton, sino gani liwat ang nag-establisar sang sakramento? Si? Si Kristo. So, paano natin mga pamatudan, masiguro na ang sakramento sang pag-confirma o confirmation, din-establisar ni Kristo. So, diin natin na pwede pangitaon nga pamatuod. Well, of course, makita natin na sa Biblia, si Kristo mismo naghatag sa aton sang pamatuod nga ining sakramento nga ini sang confirmation ginhatag niya sa aton. Ambal niya, patunan ninyo ang Espiritu Santo. Kadungan sa pagbato nato sa Espiritu Santo, may ginahatag sa aton nga mga bugay, no? Mga bugay or grasya sa confirmation. Una, mabaton ang Holy Spirit, confirmandi, but sinungon kita ina nga ginakonfirmahan, receive the Holy Spirit and His seven gifts. May bugay gali ang Espiritu Santo. So, amo ini ang dapat natin handumon. May bugay. Kung mag-decide na kita magbaton sang sakramento, sang confirmation, take note, no? Tandaan natin ang bagay ng ini. Makabaton kita sang pito ka mga spiritual ng mga bugay, halin sa? Yes. Kaginhatag sang? Diyos. Yes, very good. Ano ini siya? Ang bugay ng ginhatag sa Diyos, which is the Holy Spirit. Unang-una, gift of wisdom. Sunod, nga bugay o kung gift nga mabaton naton, kung kita makabaton sa sakramento, sa confirmation, is the understanding. Sunod, counsel. Then the son, the strength. Anong strength? Kusog. Next, amo ini siyang inatawag natin nga knowledge. No? Amo itong balambal ko kina, iba ang knowledge, iba ang wisdom. Sunod, pity. Ano magamal kita? Pity? P-I-E-T-Y. Next, the fear of the Lord. Anong fear of the Lord? Sa pagbato natin sa sakramento, sa confirmation, dapat natin tandaan na may ginapangapinan kita. Para po sa dagdag na karagdagan ng ating video ito, ito po ay mapapanood po natin sa Brother Romel A. Palma YouTube channel. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma ng katotohanan ng pag-usapan. Sana po ay tangkilikin nyo rin. Yan po ay makakatulong sa mga Ilonggo speaking people po o mga kapatid natin. Well, pagsisikapan po natin na malagyan po ng mga subtitle yung atin pong mga video. Maraming salamat po sa inyong panunood at God bless po sa inyong lahat.